Hello. Ako nga pala si Gilbert Corus. Isa na akong ex-sampa, sir. Nakapasa ako nung nito lang na nitong nakaraang June 22, 2018. So, i-share ko sa inyo kung ano ba yung magiging process natin sa pag-a-apply natin sa Korea. So, ito yung mga kailangan natin pangdaanan. So, process. So, ang una nating kailangan is registration for the exam. So, yung registration for the exam is online siya. So, kailangan natin pumunta sa website ng POAA. Tapos, doon tayo magre-register para sa exam. So, huwag kayong mag-alala kasi kung mag-enroll kayo sa school, yung school tutulong sa inyo sa process ng pag-registration sa exam. So, pwede rin na sila na yung gumawa ng registration para sa inyo. So, basta magpo-provide lang kayo ng passport and 2x2 picture para dun sa magiging resume nyo dun sa POAA. So, ito yung naging resume ko nung nag-register ako sa POAA. So, soft copy naman siya. Hindi mo naman siya kailangan i-print ng hard copy. Pero ako, for the remembrance, so printed ko siya. Ipapakita ko sa inyo. So, ito yung naging registration ko sa POAA. So, ito yung naging resume ko. So, yan. Ito yung naging registration number ko. Tapos, pangalan ko. Ito yung sinasabi kong 2x2 na dapat soft copy. Tapos, pagka mag-registration ka sa exam, dapat may passport ka na. Kasi, hinahanap nila yung passport number. Ito yung passport number. Tapos, dito rin, sa pagka mag-registration ka sa exam, so, ilalagay mo din dito yung kung ano yung language na alam mo. So, ako, nakapag-training na ako ng Korean. So, nilagay ko na marunong na ako mag-Korean. Tapos, ilalagay rin natin dito yung naging training natin. Yan, yung training natin. Yan, training. So, ako, nag-training ako sa K-Wave Korean Language Center. So, for 100 hours. So, itong 100 hours na pinag-training ko sa K-Wave, kwan lang siya. Ito lang yung pagka natapos natin, makukuha natin yung certificate na katunayan na nag-aral tayo ng Korean language. So, yung certificate, ito, ipapakita ko sa inyo. Tapos, ito yung certificate na tinutukoy ko. So, ayan, for successfully completing the center's Korean language curriculum for employment permit system. So, ito yung ibibigay sa atin ni K-Wave once na natapos natin yung 100 days training sa school. Pero hindi ibig sabihin nun na tapos na yung pagtutulong sa atin ng school. Kasi unlimited yung pag-aaral natin sa school. Hanggang gusto mo mag-sit-in sa school, so pwede kang pumunta anytime. Pwede kang makisit-in sa mga klase na ginagawa sa school. So ako naman, nung nag-aaral ako sa school, sorry, mainit. So, nung nag-aaral ako sa school, medyo naging dedicated ako sa pag-aaral sa school. So, maliban dun sa certificate na nakuha ko galing sa school, so, binigyan ulit ako nila ng isa pang certificate. So, ito yung isa pang certificate na tinutukoy ko. So, itong certificate naman to, so, ang nakalagay dito is, we hereby present this certificate to the above named person, ako. So, for displaying his excellence during the month-long training under K-Wave Language Center Incorporation. So, Korean Language Training Program
given at, so yung address ng school. So ito, certificate of merit. So ako kasi sa klase namin, so ako yung tinanghal na best student. So yun yung kinagandahan sa school, na maliban doon sa certificate na ibibigay nila sa'yo, once na nag-exceed ka doon sa performance, o kaya nag-participate ka doon sa klase, na sa inyong class, so binibigyan ka nila ng another appreciation. So ito dinidisplay ko sa bahay, at ito nilagay ko din doon sa resume ko sa POAA. So yun, tapos na tayo sa registration ng exam. So ipapakita ko naman